May nagtanong sa atin na dati pa tong tanong, eh ngayon ko lang sasagutin at nagkaroon ako ng time para gumawa ng video. So may nakalagay kasi sa likod minsan na power consumption o kaya power load. Ano bang pagkakaintindi ng mga viewers natin doon? So magkaiba po yung pinaka power output o yung mismong papunta na sa speaker kaysa doon sa power consumption. Kasi ang tanong sa atin ng viewers ay parang kung yun ba yung talagang power ng yung pinaka watts ng isang amplifier. Kasi may nakalagay din na power consumption 210 watts. Ibig sabihin ba ang lakas ng amplifier na yun ay 210 watts o kaya 200 watts. So dito sa mga China amplifier, wala kasi tayong makikita ang nakalagay. Tika lang. Tulad nitong tingnan natin yung mga amplifier dito na nakalagay. Tika lang, ipos natin. So, mga boss, kung titingnan nyo yung Sakura 735, ang nakalagay lang dito sa kanya ay ang ilapit natin yung camera. Sumpa natin. So, 700 watts by 2. So, ano ba yan? Power output po yan. Iba yung power consumption. So, sa mga ibang amplifier naman, ito, meron tayo dito. Katulad nito, concert. So, wala naman siyang nakalagay dito kung wala nga siyang nakalagay kung ilang watts yung na concert to. Dito sa mga branded kasi, dito lang talaga naglalagay ng katulad niyan, may yung power consumption niya, yan. Power consumption niya ay 210 watts, yan. Rated niya 210 watts. Yung pinaka-consumo sa kuryente, yung yan. Yung pinaka-consumo sa kuryente niya, tapos iba naman yung pinaka-power output niya. Magkaiba yan. So, gagawa natin ng video, titingnan natin dun sa Google yung pinaka-power output ng Sansui na EOD-33. So, meron tayong nagawa na din na ganito. Ito, isa sa mga pinagkahuya namin. Tansya ko dito kasi parang tinignan ko na nasa 50 watts yung output nito at 8 ohms. So, malayo sa nakalagay dito na rated niya. Kasi power consumption yan, mga boss. Yung konsumo niyan sa masilaw kasi. Dito tayo sa baba. Sa baba tayo. So, magkaiba yung higop ng kuryente o yung konsumo ng kuryente niya sa tapon. Sa tapon, sa pinaka-output niya yung Na pagkakamalan kasi ng iba na power consumption. Yan ang ibig sabihin, mga boss. Ibig sabihin yan, yung konsumo sa kuryente, pag sinaksak mo to, ang kukonsumuhin niya ay 200 watts, 210 watts konsumo niya. So, kasi hoda kung ano may yung output niya, 210 watts lang ang konsumo niya kunyari. So, sa mga China kasi, actually, lahat ng mga integrated amplifier natin, yung mga amplifier natin ngayon kahit sabihin nilang Joson, Sakura, Concert, Kibler, Tosonra, lahat ng production niyan galing ng China. At kulang sa tingnan niyo tong meron ako dito ng isa pang service manual ng X1 'yan, yung X1 yung unang amplifier 'yan tika lang. Malabo ata. Ayan. So 160 watts per channel lang at 8 ohms yung pinaka power output niya. RMS yan, mga boss, yan. Minimum RMS. Tapos yung pinaka-output naman niya, yung pinaka-power consumption naman niya ay 500 watts. Ayan. So, baka pagbasihan natin na tumatapon yung amplifier na to ng power ng 500 watts. Hindi po. Ang inihigop na power nito ay 500 watts. Yung tinatapon niya lang ay 160 watts. Parang ganun. So, hindi siya ganun ka-efficient, diba? Kasi mga lumang pa naman yan. Pero sa mga makabago, wala na silang nilalagay na ganyan power consumption. Ang hinahilas lang nila yung yung pinaka-output talaga ng amplifier kung ilang watts yung output at hindi naman makatotohanan. Parang lang yan. Ang siguro ang pinaka-madaling example yan ay tao.
tao, yun ang pinaka siguro perfect example. So may mga tao na malakas lumamon, malakas kumain, malakas din magtrabaho o masipag din magtrabaho. So yung kain niya, halimbawa, ang isang tao, isang kainan niya ay 3 cup ng rice, tapos tawag dito, mas marami siyang ulam o isang mangko ng ulam yung ano niya. Pero yung trabaho naman, yung output naman niya, yung pinaka power output, yung trabaho naman niya ay napakabagal. Halimbawa, ano bang may sasampol natin na klase ng trabaho para ano? Siguro more on ano tayo, yung mga labor works talaga. Halimbawa, yan. Construction, para mas madali, example. So, may mga tao na halimbawa, marami kumain. Isang kainan niya, 3 pinggan na ano, 3 plato na kanin, tapos 2 order na ulam. Ang output naman niya, ang kaya niya lang buhatin ay ano, bago siya manghina ay 10 sakong semento, parang ganun. So ibig sabihin, halos mas mataas yung output niya, parang ganun lang kunyari. May mga tao naman na yung mga taong mga batugan, malakas lumamon, malakas kumain, hindi naman mautusan, hindi nagtatrabaho, pabigat lang sa bahay. Yun yung mga klase ng amplifier na malakas sumigop ng kuryente, pero ang hina naman ng power output niya. Yun yung pinaka, yung kumbaga, yung pinaka power output niya ay yung kung sa tao yung performance sa trabaho. Tapos yung sa kuryente naman yung consumption, yung hindi ko lang alam kung gaano ba kalinaw tong paliwanag ko, sana maintindihan nila. Yun lang. May mga taong malakas kumain, mahina magtrabaho. Mayroon namang mga taong sakto lang kumain pero mas magaling magtrabaho. Yun ata yung pinakasimpleng ano diyan. At may mga tao na sobrang takaw kumain pero hindi nagtatrabaho. 'Di ba mga boss? Parang ganun lang dito din sa amplifier. So, yung konsumo niya, magkahiwalay yung rating ng konsumo ng kuryente sa pinaka tinatapo niya na power. So iba yung power para sa output ng amplifier, iba naman yung power consumption. So yun lang siguro ang pwede nating ipaliwanag. Okay. Ito yung nakita natin sa manuals lib o manuals library. Yung sabi natin sa EUD33 or EUD22 na amplifier. Magkaiba yung power consumption at saka yung power output ratings niya. So titingnan natin dito sa mismong official niya na service manual. Ayan yung specification niya. EUD33. Yung pinaka power output niya, 50 watts per channel into 8 ohms. Ibig sabihin 50-50 lang siya. 50 watts sa kabila, 50 watts din sa kabila. So right and left channel lang naman siya, so dalawa. So kung magkasama na, total of 100 watts. RMS po yan. Ayan, nakalagay dito eh. Ayan, yung rated niya, RMS power output. Ayan, mababasa nyo. Rated, ayan. Less than 0.00% at or below rated minimum of RMS power output. Ayan. Tapos ito namang sa baba, dito naman tayo sa baba. Andito yung pinaka power consumption niya. So, ayan, nakalagay dyan sa ano niya, 120 volts, 60 hertz, o kaya 220. Yan, ay yung power selector naman niya kasi, yung power supply naman niya ay depende sa ano, mayroong 100, 120, 220, 240. Pero yung pare-pareho lang yung ano nila, yung power consumption nila, ito nakalagay. Okay, 210 watts ang pinaka-consumption niya, 240 volts ampere. At nakita naman natin doon sa ano, sa nakalagay sa likod,